Hello mga kaneknek, ito si Mama Tis Kamates. Nako, isang OFW na naman ang nasawi dyan sa Kuwait. Si Jollibee po yun. Diyos ko, kakaawa, apat po ang anak niyan. Minomolest siya. Ibig sabihin po, pag minomolest siya, hindi lang isang beses minomolest siya yan, kundi apat, lima, ani, maraming beses. Pero ang kanyang agency, hindi man lang nakagawa ng hakbang para tanggalin yan sa pamamahay ng kanyang demonyong amo. Imagine mo, kamomolest siya ng anak ng amo, buntis. Yun yan ha, buntis. Pinatay, sinaksak, sinunog, dinala niya sa disyerto at iniwan doon sa disyerto ang bangkay. Di po ba? Diyos ko! Kayo po ba yung makatao? Makademonyo talaga kayo eh. Imagine nyo, ang aming mga OFW nangangarap na maging maganda ang kanilang buhay. Hindi po yung papatayin nyo na lang na basta-basta, didemonstrasyon ninyo. Para talaga hindi kayo mga makatao talaga. Wala lang po kami magawa mga OFW dahil kumakapit na rin po kami, lalo na po dyan bandang sa Saudi, bihira po talaga ang nagpi-placement dyan. Di po ba? Maawa naman po kayo. Yung mga employer sana, no? Meron din po lang sila sana na mayroon silang, bago kumuha ng mga amo, meron silang test, memory test, o kaya patient test, ba yung tawag na yun? Para naman sa susunod, intindihin nila ang mga kasambahay, hindi lang silang iniintindi. Pero wala po tayong magagawa dahil po yan ay Arab country. Yan po yan. Ang slave po dyan talaga ay talagang slave. Pwede lang patay, pwede lang. Pero hindi po yan noong po yan. Dapat hindi po yan nasa kontrata na pwede mong patayin ang mga kasambahay mo. Nakakagigil. Isa na naman kami OFW. OFW rin po ko. Lalo na dyan sa may Saudi talaga kayo. Mag-iingat kayo mga OFW niyan sa kapwa ko OFW. Sa Saudi Arabia, lalo sa Kuwait. Yung mga kilala ko dyan ha. Shout out sa inyong dalawa dyan. Mag-iingat kayo dyan. At alam ko naman maswerte kayo sa mga amo na napunta sa inyo. Diba nakakagigil? Isa na naman. Apat mong anak yan. Ngayon nawalan sila ng nanay. Dahil sa demonyong amo na yan. Anak ng amo na yan. Bakit kaya hindi nila ma... Iba talaga, ano? Bakit kaya hindi nila maano na hindi mo hawak ang buhay ng kasambahay mo? Ang hawak mo lang yung kanyang pagtatrabaho, yung capacity niya lang maging kasambahay, nakatulong mo sa iyong bahay, pag-aalaga, paglilinis, at pag-ano pang sa bahay mo lang. Diyos ko, nakakaloka mga amo dyan. Kaya kayo mga gusto nyo mag-abroad, mag-Kuwait, isipin nyo po ng 10, hindi lang 10, times 10, times 10, times 10. Mariose, hindi na po natapos yung ganyang usapan sa Kuwait. Talagang may hindi na pinipreser, pinapakamay, sinasaksak lahat na po ng mga karumaldumal nandiyan na po dyan sa Kuwait. Ang gagawin nila para ka na lang pong manyika na tsa-tsap-tsape na gagawin na lang pong, di mo ba, tao rin po tayo. Tao rin po kami na kumpleto ng organs. Meron pong nararamdaman at nararamdaman na masakit at masaya. Parang tao rin na katulad ninyo, mga employer dyan sa Kuwait. Sana kung marulo lang ako mag-Ingles, ano, ng mga perfect na Ingles na yan, mag-Ingles na ako dito sa video ko, kaso hindi eh. Alam niyo po ba, kahit mahigpit po sa Taiwan ang mga caregiver, pinupuntahan po ng mga labor yan kada isang taon, isang beses. Tatanungin po kami kung kami pinapakain, kung kami binibigyan ng mga unan, kumot, yung mga saka natutulog, ganun po sana dyan sa Saudi. Yung pong namamahala sa atin, ganyan din po sana ang gawin ninyo. Hindi po yung ganyan, apat na naman po na kabata na nawalaan ng magulang, ina, ilaw ng tahanan, nanay na may pangarap sa pamilya, may taguyod, mapag-aral, maging profesional, mga anak, balang araw. Napakasimbo, pero wala po tayong magagawa.
Kami po, ako po ay hamak na YouTuber lang po, pero meron po rin akong pag-iisip at puso na condolence po sa magulang ni Jovili at bilang OFW, natatouch po talaga ako sa nangyari sa kanya. Kaya po, nakapagsalita po ako ng ganito. At sana, Jovili, wish namin na makamit mo ang hustisya at magbayad yan amo mong sira ulo. Sana, no? Ganun din ang gawin niya ng pamahalan nila kung paano ka kinitil. Ganun din ang kapalit kung paano siya kitilin. Kakaloka. Ito na naman po si Mama Tess parang awa niya na po. Sana po ang ating gobyerno ay merong gawin sa kaso ni Jubilee. Ito na naman po ako, ang iyong Mama Tess Kamatis. Salamat po. Lagi po tayong mag-iingat.